kahapon lang dumating. Kahapon ho dumating ako, galing ako sa, una sa Bogota, Colombia. Alam nyo doon may problema sila. Ang naghahari doon ay mga drug lords. At hirap pa sila na baguhin ang kanilang lipunan. Pagkatapos doon, hindi dumaan ng Mexico. Sapagkat tayo galing sa Mexico, eh, lalo yung pananampalataya ng Katoliko. Dumalaw ako sa Guadalupe, at ako'y high school pa, high school seminary, doon ako nag-aaral sa Maynila eh. Kaya ako'y bumalik lang dito, Archbishop na, no? Ay, high school pa, 14 years old ako. Ang una kong nabasa na talagang hindi ko makalimutan at nabuhay nitong ako'y dumanaw sa Mexico ay yung kasaysayan ni Blessed Miguel Agustin Pro. Nahihirapan po siyang ma-canonize dahil ang kalaban niya ay ang pamahalaan ng panahon niya, early 20th century. Pero blessed na siya. At isa sa mga nandun, nakasulat doon eh, pari yun eh, no? Jesuit. Sabi ay, the church has to engage in politics without being politicians. May distinction, no? Bakit? Sapagkat kailangan, like all sectors or all elements of society, ay laging inspiring ng mga church people para tama ang ginagawa. That's why we are here. Sabi nga ni Pastor Art, eh, ang karamihan na nagsalita dito ay mga leaders ng iba't ibang faith groups, no? Ating mga kapatid na Muslims, mga sa Protestant denominations, Catholic, ano? Bakit? Sapagkat yung moral aspect, whether it is observed or not, will determine kung anong takbo ng ating bayan. At yan nga ang narinig natin dito. At nagkasama-sama tayo, matagal na nating minimithi ito eh, that we come together, maraming grupo tayo eh, na nagkaroon ng inspiration na we have to do something. Sapagkat kaya nagtatagumpay ang mali ay because we are mostly apathetic at hiwa-hiwalay tayo. Siguro may kanya-kanyang intereses at napapabayaan natin ang ikagagaling ng marami. That's why I feel honored na tayo nagkakasama-sama ngayon dito sa Lipa. Binanggit kanina na dahil daw ako eh, tinanggap ko kayo. Hindi po naman dahil sa akin yan. Talagang ang Diyos siguro, talagang Diyos ang nag-anyaya sa atin. It is high time we do something. Napapanahon na, hinug na. We should not let the time go, otherwise, kawawa ang lahat ng tao, at tayo, we will be blamed in the future for failing to do something. Alam niyo itong ating logo, kahapon pinagmamasdan ko nung gabi na, may ilan kami dito nagninilay kung tama bang ating ginagawa, ang ating mga kulay. Ito'y ating bandila, mahal natin ang ating bayan, yung isag-isag ng ating pagkakaisa. Hindi po naman kayo nagparito sa Batangas sapagkat, yan, sabi nyo eh, i-welcome kayo ng Archbishop. Yun pong mga, yung sinag na yan, kanina ko pang pinitingnan yan eh. Yan ay isang-isang, sabi ko nga, dapat labintat na, dapat ay kwan yan eh. Ilan siyam. Dapat kasama natin dyan ang Muslim Mindanao na matagal na nag-resist sa paghahari ng mga dayuhan. Pero yan ang alam natin. These are the 8 first provinces that rebelled against Spain. Di ba ganon?
At ang isa dyan ay Batangas. Kasama ng Laguna, Cavite, Rizal, Quezon, Calabarzon, lahat yun, ano? Dito nag-umpisa yun. At alam niyo kung bakit nagkaroon ng pagbabago nun? Sino gang, ano gang dahilan at nagkaroon ng galit ang mga tao? Dahil dun sa gumbursa. Yung gumbursa, mga pari yun eh. Who wanted reform. So, hindi tayo bago, hindi tayo nag-umpisa ng something new. It has always been in our history that we reform what needs to be reformed. At tayo, tinatawagin natin ang mga leaders of faith communities to accompany us. Kapag kayo nakaupo na, pag nakaupo na kalimitan ang mga makapangyarihan, at gusto nilang manatili doon, anong ginagawa nila? They try to put down yung mga leaders ng faith communities. Nangyayari na yun ngayon. They put down what is the obstacle for the remaining in power. Yan ang ginawa kay Justice Corona. Noon pa'y sinabi ko yan eh. Ang sabi ko lang, parody. Ibig sabihin, katatawa na lang ginagawa. Wala namang maibigay na argument yung mga prosecution eh. Ay bakit ang nangyari ay condemned? Something is wrong. At siguro, may personal galit nga siguro kay Justice Corona, sila na nagkakaalaman niya na, ha, Justice. Pero talaga sinisira yung Supreme Court hanggang yung ginagawa pa eh. And are we going to just stand there watching? Unti-unti na tayong sinisira, pinahirapan, pinapatay, nagdidilim na ang ating kinabukasan and we don't do anything. Yung Senate at saka yung Congress, matagal na yan nawala. At yan ay mga, kung na lang yan, ang tawag dyan, tuta. Napili na yan. Nabayaran na. I saw that myself. We were fighting for life. We were fighting for what our nation stands for. Our nation is against the killing of our people. Gusto lang ng mga dayuhan at tayo lipulin. Ang hirap niya ay marami mga taksil sa ating bansa na they're joining the foreigners, yung mga foreign interest to destroy our own people. Sila din na may masisira eh. Pero they don't see that. Eh ngayon, ano nangyari doon sa Congress? Nandoon yung mga secretaries, nagmumudmud ng pera for them to vote against life. For them to put down what the church stands for. Marami sa ating faith communities ay lumalaban for life. For them, ginagamit pa yung pera ng bayan at perang galing sa ibang bansa meant to destroy us. Ayan, ang mga Benedict Arnold. I will tell you very proudly naman, yung mga Batanggenyong congressmen did not vote in favor of RH law. Pero alam ko how they suffered, ha? They agonized. Kasi nga, dinadanggil sa kalimang pere. Pero they maintain their stand pro-life. Salamat sa kala. I still maintain that. I cannot say that with the senator, ha? Sabi naman, Emil, binago daw siya. Anong binago? No? Kaya sabi naman yung Batanggenyo, peking Batanggenyo daw yun. No? Anyway, marami pa rin sa ating mga nakakakita sa hindi magandang takbo ng ating lipunan who still hope the 2016 elections will be a means for us to change things. Baka meron iba sa inyo, magbago na kayo. At noong 1965, hindi pa ako butante noon eh, ang kandidato nun ay si Marcos, si Makapagal, at saka si Mang Lapos. Doon sa seminary, sa San Carlos ako noon, mga 70 ang voters. Kami mga hindi voters, nagkampanya din kami.
Ang Marcos nun ay isang Ilocano na kwan na taga-taga Baguio. Talaga. O hayagan siya. He was campaigning for President Marcos. Walang masama niyan. Bago may dalawa, tatlong kapampangan who was for Makapagal. All the rest, that means mga 70 ay manglapo. Siguro mga 3% sa Makati. Abay, nung bilangan eh, ang manglapo ay zero. Ay di binanggit ko kay Juan, kay Raul, no? Kay Senator Manglapos. Alam nyo, ganun doon sa presence ng seminaryo. Eh, but ganyan, sabi niya sa akin eh, you know, I won in Luzon. I won in the Visayas. I won in Mindanao. But I lost in the Philippines. At that time pa, ako'y naging pari ng mga 70s. We were also trying to reform, to help clean our electoral process. Dayaan eh, perahan. We were always fighting for reforms. Bine-blame kayo, sinasabi, leftist daw kami. Naka-dossier kami. Dahil aktivista raw. We were working for reforms. Mula pa noon, hindi pa rin nagbabago, naging worse na. At ito, palagay ko, Code Grass ito. Itong liko, itong ano, picos. Picos machine. Talagang this is an insult to our Filipino electorate. Ngayon, maniniwala pa kayo? Niloko na kayo, 1965 pa? Niloko lalo kayo ng 2010? 2013? Yung mga umasa pa kayo may election ng 2016? Wala! Something has to be done! Kausap ko nun si Brillantes eh. Nagkataon, nag-jogging siya. May ilang kasama ko dito na we were praying for yung para mag-decide ang court, Supreme Court, no? In favor of life, no? Nandun nagkataon, nag-jogging si Brillantes. Sir, aminin mo na. May ginawa kayong kalukuhan. Hiyang-hiya naman siya. Kasama namin yung kapatid niya eh. Hiyang-hiya siya. Sabi niya eh, Bishop, magre-retire na naman ako. Kasi ayusin niyo muna baka kayo mag-retire. Talaga magre-retire na yata, no? Eh, pero nandyan, panahon pa yun nung kailan pa eh, that the COMELEC is not doing its job to make sure na ang voice of the citizenry will be heard. Hindi. Kalaban ng citizen ang COMELEC. At ang gumagamit sa kanila yung those who would like to oppress us. Something has to be changed. Kaya tayong nandito yan ngayon. It is high time. Sabi nga sa akin, magsalita daw ako ng regime change, revolution now. Sabi ko, dapat noon pa. It's high time. Sapagkat ang bayan natin ay getting bad. The worst, no? Sabi naman nila, "Bang, mataas naman ang ating kwan na ang ano sabi? GNP? Ano 'yan? Whatever. Hindi ako RCPA eh." pero sabi nga ng iba, 'yan na may bunga ng previous administration na may magandang economic program eh. Kaya nga I'm afraid baka the years to come eh, we will experience ang ating apathy, ang resulta niyan, na pinabayan natin ang gobyerno ay walang planong makabubuti sa tao. Eh, pero siguro ngayon nag-i-increase ang ating whatever, no? Pero sino ang nag-i-enjoy niyan? Tanungin yung taxi driver. They can't agree na sila'y nagpapabuti. Tanungin ninyo yung mga ordinaryong tao. Hirap na hirap sila. Sa katunayan nga eh, naghihintay lang sila sa atin eh. Tayo daw na medyo may alam, kasi sila then after what they will eat next eh. Pero kung tayo daw naman may time, katulad kayo, tayo hindi natin iniisip ang ating tanghalian, no? Hindi pa. Kasi hindi pa nauubos ang ating pagbabahagi na eh. Pero yan, they are asking for us to do something. We will not fail them.
At kung siguro, makapagsasalita, hindi pa isinisilang, kung sino masisilang pa, dahil sa ngayon ay naka-organize na dyan, si Bill Gates, maraming ginagastos para magsilang ang mga Pilipino. Pero kung isilang sila, at kung makapagsasalita sila ngayon, yun yung sasabihin is, please do something, we want to live. And we want to live worthy of being God's children. Kaya it is high time. Let us do something. Huwag na tayo mag-intay ng next election. Nag-aagawa na nga sila kung sino mamumuno sa atin. Yung may gusto manatili diyan. No. Let us do something now. And we will not just change yung mga mukha ng mga nandyan, kay kalbo. Gusto nung iba'y maitim naman. We change the system because kahit kalbo yan, kahit mahaba ang buhok, kahit maitim, maputi, pag nakaupo nandyan, kahit kasama natin dito, pagdating ng panahon, ganun din ang gagawin eh. Hindi din makatao. So something is wrong with the system. Ang umpisa na yung electoral system. At saka siguro, kung sinasabi, wala daw namang nationalism ang mga Pilipino, baka nauna na sa mga nagsasabi niyan, sa mga nasa itaas. Let us not give up. Instead, huwag tayong kanya-kanya, sama-sama tayo. Let us produce more heroes. Bakit nga tayo nasa Batangas? Dito, nabuhay at namatay si Mabini. Kahit na ilumpo, lumaban. 158 year ngayon, ha? Nandyan yung tunay na rekto. May mga palsong rekto, eh. Kulang sa guts. Yung mga hindi matapang, hindi matanggin nyo yan. Peking patanggin nyo. But, yan. Yung klaro rekto, honorable yun. Nandyan ang mga laurel. Alam niyo ba na dahil doon sa laurel nung 50s, nagkaroon ng revolusyon dito sa Batangas, natakot yung mama. Kasi doon sa Pampanga, may hook. Sa Batangas, may rebuilding. That was something that could have changed the whole Philippines. No? Maybe not for the better, sapagkat violence. Eh. We are not for violence. We are for life. Eh. We are not for hatred. We are for love of people, love of God, and love of our country. Kaya we have to do something now in the name of true love. We appeal to our soldiers. Sino din naman nahihirapan eh. Ating mga soldiers, ako po yung military bishop before I came here. Ang mga soldiers are meant to defend the people. Hindi yung mga nang-aapi sa people. Dapat nga ay sila ang katulong natin para mga tao ay hindi maging kawawa. Sila din ang kawawa eh. Sila din ang silang sinasacrifice when there is conflict eh. Kaya we appeal to them to be with us. Ang mga teachers. Yung mga teachers, mahalaga yung profession eh. Ay ginagawang cheaters. Sa election. Kaya ayaw nang mag-serve sa election. Tama kayong mga teachers. Sapagkat ginagamit lang ang inyong dangal at sinisiran yung dangal to achieve fraud. Yan, kasama-sama natin ang mga teachers so that yung real values, true values ang ipagpatuloy natin. Ang mga kabataan. Alam nyo, when EDSA happened, I am part of EDSA because I was rector of San Carlos Seminary. We are around 200 male strong doon at nilapitan kami noong simbahang lingkod. Later on yan, Namfrel Marinsir, mga religious, mga seminarista who wanted talaga to have an honest election. No? Naging simbahan lingkod yon. Led by, I will tell you, I considered Cory and Ninoy heroes. Pero habang tumatagal itong rehiming ito eh, sumasama ang mukha ng mga taong hinahangaan ko dati. Ay lalo at nag-alay ng buhay yung si Ninoy eh. Pero ngayon, lumalabas na bago siya nag-alay ng buhay eh, marami din yata ang buhay siyang inialay. Pero never mind, he is a hero. Ninoy. Itong si Cory, we followed her.
We thought that she would be an element of change. Kaya lang, ngayon ko lang nalalaman na mukha yatang nababawasan, lumadami ang kaalaman natin na mali eh. I don't want that to happen. Kaya kailangan yung kanilang anak ay medyo sabihin natin, tama na, tabi ka na. Baguhin na natin pati ang ating sarili. Let us not be apathetic. No? Pero nung EDSA kami nagkakasama doon sa malapit sa Krami, pag pinatakbo kami doon sa Libis sapagkat lumipat yung mga sundalo doon, nung bumalik kami, kasama ko ilang pare, na-meet namin ibang kulay, mga matipunong mga lalaki, sumisigaw, yung pala'y galing kay Cardinal Sin, at nahingi ng blessing kay Cardinal Sin para lusubin ang Malacanang. Ang sabi ni Cardinal Sin, huwag kayo punta doon. Doon na kayo magpunta sa isa at magdasal kayo kasama ng mga kapatid ninyo, mga Kristiyano. Nasa lubong namin, sinigawan kami, Padre, kayo'y mga Katoliko, kami mga Muslim, ngunit magkakapatid tayo. I never forget that. Noon magkakapatid tayo because we are working together for a brighter future. Akala natin, we want na yung ating pagsasama-sama will really bring a change. Now, we never forget that. I never forget that. Lalo nung ako'y na-assign sa abroad. Nag-meeting yung mga yung representative of New Liberated Nations. 1993 yun, before I became a bishop. 94 ako naging bishop yan. Nilapitan ako by March, inipit ako July. May meeting sa Paris ng representative of New Liberated Nations. Yung mga from Eastern Europe, 93. Nag-fall ang Berlin Wall, 1989, you know. Yun sa Africa, sa Asia, sa South America, pati sa Asia. Mga 30 people. I cannot go there. July kasi may appointment ako sa West Coast, no? Pinapunta ko isang German sister na kaibigan ko na nandun sa EDSA. Nanunod siya yung mga kasama niya sister sa Pilipina. Kasama-sama namin dun, yung kapit-busy, gano'n. Pagkatapos doon, lumapit sa akin, yung matapos yung umuwi, bumalik ko sa Rome, unang nakita ko yung German sister, umiiyak siya. Alam mo, Father, after my talk, I talk about EDSA, lapitan sa akin yung mga representatives of Newly Liberated Nation. Ang wika sa akin, please tell the Filipino people, we were watching them even when it was difficult to do so. We admired them. Because of their courage. Because they were for change and they didn't hate anyone. They just wanted to have true peace and assure a better future. We followed them even if imperfectly. Sabi lang, imperfect sila sa bak. Dahil first, they don't know how to pray. And also, sabi lang, they didn't know whom to pray to. Kaya yung Chen Anmin eh. Ang inador nila ay yung Goddess of Freedom. Kaya failure eh, hindi man tunay na God yun eh, no? Ang sabi nila, please tell the Filipino people, we are still looking at them. We want to learn how to make real freedom work for the good of all. You know, that's why I use this opportunity to tell that to you. Appeal yan ng mga representatives of newly liberated nations. Tinitingnan pa rin tayo. Gusto tayong gayahin pa rin. And I think we are called to that purpose. By the help of God, tayo ay we are counterculture tayo doon sa culture ng mundo ngayon eh. Ang kailangan ay yung ating culture ay one of solidarity, one of faith in God, at saka trust in one another, one of unity, one of sacrifice. Kaya tayo narito eh. It is God who brought us together. And one of determined action towards real change for the better. The time is now. Mahal ba natin ang Diyos? Mahal ba natin ang ating kapwa-tao?
pati hindi Pilipino naghihintay sa ating magandang halimbawa. Mahal pagan natin ang ating bayan. Kung totoo yan, magsitayo tayo and I will ask you to sing Bayan Ko. Si Father Oka andal daw ay mag-clean natin. Kami lang ang dalawa, pwede ba gano'n? Hindi na kailangan yung music, baka sintonado yun eh. Pero let us sing it with prayer and love for our country talaga. Father Oka? Yes, Bishop. Yeah. Dito po. Okay. May pahinto sa magpo tayo. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Sige po. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng kintot bulaklak, ang ibig na sa kanyang alam. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Ngayon na!